Sa mga nakalipas na digmaan, ang mga fighter jets ay ang naging hari ng labanan mula sa kalawakan. Kaya naman ang pagkakaroon ng pinakamalalakas na sandatang panghimpapawid sa mundo ay maituturing na nakalalamang pagdating sa mga digmaan. At sa pagsulpot nga ng mga fifth generation fighter jets sa mundo ay kinilala ang China, Russia at ang Amerika bilang pinakamalakas dahil sa pagkakaroon nila ng mga ito. Subalit hindi dito natatapos ang unahan sa pagkakaroon ng pinakamalalakas na sandatang panghimpapawid sa mundo. Dahil mayroon na ring 6th generation fighter jets ang mga ito at sa pagkakataong ito ay nakasasabay na rin ng Europa sa teknolohiyang ito. At sa videong ito ay pag-uusapan natin ang pinakamalakas na 6th generation fighter jets sa mundo na pag-aari ng mga Amerikano. Pero bago tayo magpatuloy ay baka naman pwede mo munang i-like itong video. Ang pinakamalakas at pinakamabilis na fighter jet sa mundo ay nagmula sa tinatawag na US NGAD o Next Generation Air Defense Program, kung saan ang pinakamalalakas na kakayahan sa sistema ng pinakamalalakas na fighter jets ng Amerika ay pinagsama-sama na sa proyektong ito upang masiguro ang pagkakaroon ng kumpletong kakayahan ng kanilang makabagong fighter jets sa anumang uri ng laban. At katulad nga ng B-2 Spirit Multi-Role Bomber ng Amerika ay wala ring tradisyonal na vertical stabilizer ang makabagong NGAD fighter jets na ito upang hindi ito basta-basta madetect ng radar ng kalaban. At para sa isang fighter jets ay ito pa lamang ang kauna-unahang fighter jets na hindi ginamita ng vertical stabilizer, dahil ang mga vertical stabilizer ay isang paraan sa pagpapanatili ng balanse ng mga eroplano. At upang makontrol ito nang hindi ginagamita ng stabilizer ay kinakailangan nito ang tinatawag na active flow control na ginagamita ng computer brains onboard. Nang sa ganon makontrol ito ng piloto na tila ba ay katulad lamang ito ng isang ibon na lumilipad. Kaya naman mas mataas ang stealth ability nito. Gayun pa man ay may kamahalan ang sistemang ito. Kaya't katulad ng B-2 Spirit na umaabot ng $2 billion ay mas malaki pa rito ang nailabas ng Kongreso ng Amerika. Dahil mas advanced pa ito kaysa sa B-2 Spirit Multi-Role Bomber ng Amerika. At sa makatuwid niya ay $10 billion na ang nailalabas ng Amerika sa loob pa lamang ng halos isang dekada na pagpapalakas ng makabagong jet fighter na ito. At upang mas mapataas pa nito ang stealth ability nito ay sa loob din ito nakalagay ang mga weapons nito. Hindi katulad sa ibang fighter jets na nasa labas ng aircraft ang mga sandata. Kaya naman hindi hamak na mas malaki ito kumpara sa ibang mga fighter jets. At pagdating naman sa mga sensors na ginamit dito, ay sinasabing ito ang mga pinakabago at pinaka-advanced na mga sensors sa mundo na may kakayahang mag-detect ng pinakamalalayong distansya. At sa pamamagitan ng sarili nitong radar na nakakabit dito, ay maaari din itong paandarin kahit walang tao. At may kakayahan din itong magbahagi ng data nito sa lahat ng kasama nito sa grupo, nang sa ganun ay maging synchronize ang maging galawan ng mga ito. At hindi rin biro ang mga sandatang nakakabit dito, dahil tanging ang mga pinaka-advanced na missiles at laser weapons lamang ang inilalagay nila dito. At sa kasalukuyan nga ay patuloy pa rin mas pinaghuhusay ng Amerika ang 6th generation fighter jets na ito, dahil para umano sa kanila kahit gaano pa kalakas ang isang sandata ay may darating at darating na mga makabagong teknolohiya na maaaring mas magpalakas pa sa sandatang ito. Kaya't hanggat hindi pinagre-retiro ng Amerika ang F-22 at F-35 na mga fighter jets nito, ay patuloy pa nila umunong palalakasin ang 6th generation fighter jets na ito.